tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ang bango mo talaga, Vivian. Isa pa ang round? Tama na. Ano? Hindi pa nga natin nasusulit yung binahan ko dito sa hotel eh. Nagyayaya ka ng umuwi. Eh, gabi na kasi, Poldo. Hanapin na ako ng nanay ko niyan. Ayan ka naman eh. Inay mo na naman ang inaalala mo. Malaki ka na. Balik nga. Poldo. Ganda-ganda mo. Hindi ako magsasawa sa'yo. Poldo. Paano kung magbubunga ang ginagawa nating to? Pakakasalan mo ba ako? Ulo na isipin mo. Ang isipin mo ay ang magpakaligaya sa oras na ito. Oh, Vivian. Sa background, Vivian. Vivian. Ilang araw na lang mga graduation na natin. Ano pa lang plano mo pagka-graduate natin? Vivian? Kanina pa ako nagsasalita pero wala ka namang naririnig. Ano bang iniisip mo? Ano ba ulit ang sinabi mo? Ang sabi ko, malapit na ang graduation natin. Eh, ang plano mo sa pagka-graduate natin? Hindi ko pa alam eh. Ikaw, ano bang plano mo? Eh, kung papayag ka eh, di magpakasal na tayo. Will you marry me, Vivian? Apat na taon na tayong magnobyo. Siguro naman, sapat na ang apat na taon yun para malaman natin ang isa't isa. At talagang mahal natin ang isa't isa. Bakit? Sigurado ka na ba sa akin? Eh, ang ibig kong sabihin, kung mahal mo nga ba ako? Oo naman. Hindi kita yayayaing pagkasal kung hindi pa ako sigurado sa damdamin ko sa'yo. Ha? Eh, kung ikaw, sigurado ka na. Ako, hindi pa. Saka na natin pag-usapan ang kasal. Dahil ngayon, marami pa akong iniisip eh. Ayaw ko pang makipag-asawa, Aris. Bakit ka hanggang dumating? Kanina pa ako naghihintay sa'yo, ha? Eh, may inutos pa kasi sa akin si inay. Sumaglit nga lang sabik ako dito. Sabik na kasi ko sa'yo, Vivian. Lagi ako nasasabik sa'yo. Poldo. Paliligayahan kita, Vivian. Bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa ako naghihintay sa'yo ah. Nakabili ka ba ng pinabibili ko? Oho. Kung hindi nga lang kami magkikita ni Poldo ngayon eh. Never ako magpapautos sa inyo na bumili ng panghilot yung mga dahon-dahon. Magpakulo ka nga ng tubig. At pagkakulo, ilagay mo ang dahong nabili mo. Bakit na naman? Medyo sumasakit kasi ang likod ko eh. Siya nga pala. Yung sinasabi mong pambili mo ng project mo,
naroon na sa kwarto mo. Inilagay ko na doon. Baka makalimutan ko na namang ibigay sa'yo eh. Kaya maaga pa. Alis ako bukas. Bakit po ba? Alis po ba kayo? Oo. Darating kasi ang anak ni Ate Aurelie. Pinaglalabas sa akin yung mga kurtina para magmukhang bago daw. Sige, kumilos ka na. Magpakulo ka na ng tubig. Tapos ilagay mo ang dahong binili mo. Kayo na lang kasi. Dati nyo namang ginagawa yan eh. Dati ko nga ginagawa. Pero iba ngayon. Dahil masakit na ang balikat ko. Hirap kong igalaw. Ang dami-dami nyo kasing arte. Porke nandito ako. Magagawa nyo namang mag-isa yan ay kung wala ako dito. Sandali lang naman anak eh. Pakuluin mo lang. Yung kayo na lang ho, inay. Dahil inaantok na ako. Napuwit po kasi ako sa project namin na dapat kong isubmit. Kaya matutulog na ho ako. Ilang araw ko nang nararamdaman to. Sanhi siguro ito ng pagkadili ng menstruation ko. Hindi pa dumarating ang monthly period ko. Dapat sana eh, dumating na eh. Pero, 4 days ng delay. Hindi ako. Tatakbo ako sa kusina. Bango tuluyan. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Nakatulog pala po. At lalong sumakit ang balikat ko. Masakit talaga. Ay sakit at kaya ako nagising sa pagkakainlip ko. Kumikirot talaga tuwing naigagalaw ko. Nakatulog na kasi ako eh. Tapos si Vivian, hindi niya tuloy nagawa yung inuutos ko sa kanya. May kumakatok. Sino kaya yan? Teka nga, titignan ko kung sino yun. Sandali lang! Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon naman sa iyo, iho. Ano bang kailangan mo? Kayo po siguro ang mother ni Vivian. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Teka, magkakilala ba kayo ng anak ko? Ho? Girlfriend ko na po ang anak ninyo. Girlfriend? Opo. Boyfriend po ako ni Vivian. Ang ibig ko pong sabihin, may relasyon na po kami ng anak ninyo. Ganun ba? Pasensya ka na. Pero wala kasing nababanggit sa akin ang anak ko eh. Naririto po ba siya, tita? Ako nga po pala si Aris. Nobi po ako ng anak ninyo. Oo. Sige. Pumasok ka at tatawagin ko siya. May nobyo na pala ang anak ko. Hindi man lamang niya sinasabi sa akin. Naririto na ako sa harapan ng kwarto niya. Kakatok na ako. Biglang sumakit ang balikat ko nang tangkain kong itaas ang kamay ko. Pero kailangan katukin ko siya. Vivian, anak! Masakit talaga ang balikat ko. Pero kailangan katukin ko. Anak, Vivian! Lumabas ka dyan. May bisita ka. Aray ko.
Anak, may bisita ka sabi eh. Masakit talagang balikat ko. Hindi siya sumasakot. Nakatulog yata. Teka nga, bubuksan ko ang pinto. Wala naman siya dito sa kwarto niya. Umalis kaya ang anak ko. Kung umalis siya, saan na naman siya pumunta? Ang sabi eh, wala siyang pasok sa araw na ito. Nasaan ang batang yun? Wala si Puldo. Hindi kasama ng tropa ngayon. Kala ko nga eh, kasama mo eh. Dahil mula nang makilala ka eh, lagi na lamang ikaw ang kasama. Bakit? Hindi ba kayo magkasama kagabi? Eh, hindi. Akala ko nga nandito siya ngayon. Kaya ko siya pinuntahan. I-text mo na lang siya kaya. Tinatawagan ko na siya. At ang dami-dami ko ng text message sa kanya. Pero wala namang reply. Lalaking yun, oo, baka naiwan na naman ang cellphone niya. Ugali ni kasi ni Poldo yan eh, ang iwanan ang cellphone niya, baka raw ma-snatch. Ganun ba? Oo, kaya huwag kang mag-alala. Pag nag-text siya sa akin o pag tinawagan ako, ay babanggitin kita sa kanya. Salamat! Hindi ko pa nabanggit kay Puldo ang tungkol sa pagdidili ko ng monthly period ko. Sa bagay, hindi pa naman ako sigurado kung buntis nga ako o hindi. Ang mabuti pa, dadan ako sa clinic at magpapacheck up ako para malaman ko kung ano itong nararamdaman ko at hindi ako laging kinakabahan. Si Puldo, siya sanang kasama kong pupunta sa clinic ngayon eh. Nandito na ako sa harap ng clinic. Ang mabuti pa, papasok na ako. Miss, dumiretso ka na dito dahil lumabas ang assistant ko. Opo. Anong problema mo, Miss? Lagi po akong nahihilo at naduduwal. May asawa ka na ba? Wala pa po. Ha? Wala ka pang asawa? Ang ama ng dinadala mo, nasaan siya? May trabaho po siya sa malayo. Ganun ba? Anong pangalan mo? Vivian po. Vivian Colombres po. Sige. Mahiga ka na at nang masimulan ko ng ma-check up ang iyong kalagayan. Salamat po. Dako, iho. Umalis siya ang anak ko. Wala siya sa kwarto niya. Oh? Saan po siya nagpunta? Hindi ko nga alam eh. Ang alam ko, pumasok siya kanina sa kwarto niya. Nakilip naman ako sa kwarto ko. Kaya hindi ko na alam kung ano ang ginawa. Ganun po ba? Hindi ko bali.
Hihintayin ko na lamang siya. Oh, sige. Teka. Ano pa lang gusto mo? Kape o juice? Naku, huwag na po, tita. Busog pa po ako. Hihintayin ko na lamang po ang anak ninyo. Total, wala naman akong gagawin sa eskwelahan ngayon eh. Magkaklase ba kayo ng anak ko? Hindi po, pero isa pong eskwelahan ang pinapasukan namin. Ganun ba? Oo, sige. Dito ka lang kung ganun at... Bakit po? Anong nangyari sa inyo? Bakit parang biglang nakaramdam kayo ng sakit? Nawala kasi sa isip ko. Ang kumigirot na balikat ko. Balikat? Hindi kaya gout na yan, tita? Hindi ko alam. Pero nang bigla kong naigalaw ang balikat ko eh, biglang sumakit ng matindi. Dito ka lang kung ganun at may gagawin pa ako sa kusina. Ayon sa ginawa kong pagsusuri sa iyo ay 2 buwan ka ng buntis. Ho? Oo, buntis ka. Siya nga pala, nasaan ba ang asawa mo? Sinama mo sana ang asawa mo o ang nobyo mo para kayong 2 makarinig sa sasabihin ko. Nasaan ba siya? Ho, kuwan kasi. Wala ka pang asawa pero nabuntis ka na. Kung wala kang asawa, siguro naman may nobyo ka. Dahil hindi ka naman mabubuntis kung wala ka pang nobyo eh. Ay nako, kayong mga kabataan talaga, oo. Sa susunod na pagpunta mo dito para sa monthly check-up mo, ay magsama ka ng taong malapit sa'yo. O kung pwede, yung ama ng dinadala mo. Kaya naman ay ang mother mo para 2 kayong mabibilin ko dahil first time mong magbubuntis. Kay pumunta ang babaeng yun. Kung hindi ko pa binuksan ang kwarto niya eh, hindi ko pa alam. Hindi ko malalaman na wala siya dito sa bahay. Tita? Nako. Nagulat naman ako sa'yo. Teka, may kailangan ka ba? Nabanggit niyo kasi sa aking sumasakit ang likuran ninyo. Kaya naisip ko na baka mahihirapan kayo sa pagkilos. Kaya kung gusto ninyo, ako na lang gagawa. Kung ano man ang gusto ninyong gawin. Minsan ko na kasing nakita ang mami ko. Ganyan din. Kaya baka ho, gout na po yan. Kaya nga ako magpapakulo ng tubig para mailagay ko ang dahon na ito eh. Mabis ang gamot daw ito. Iutos nyo na lamang sa akin kung ano ang gagawin ko. At ako na lamang po ang gagawa. Para hindi na po kayo mahirapan. Masakit daw yan talaga, sabi ng mami ko. Oo nga eh. Pero hindi ba nakakaya sa'yo? Hindi ho. Sige po, ano po bang gagawin ko? Sabihin po ninyo, gagawin ko. Paano si Aris? Paano ko sasabihin ito kay inay? Lalong-lalo na kay Aris. Ano na lamang sasabihin ni Aris kung malalaman niyang buntis ako? Si Aris ang nobyo ko, pero Sepulda naman ang nakabuntis sa akin. Anong gagawin ko? Ano? Thank you.
nakita. Ano ang gagawin ni Vivian ngayong nalaman niya na siya ay buntis? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdang, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Amy Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.